Meron naman tayo itong client na Aerox 155 na Nebis ulit. So ang problema nito guys, sa minor ulit, minsan nag-drop, minsan hard starting. So una, pakita ko sa inyo yung binabasa ng parameter, diagnose natin yung mismong nade-detect ng ECU niya, kung ano ba talaga yung dinadrop idle na yan guys. Okay, so tabianan. Ito guys, pag pinaandar mo naman siya, minsan, yun siya. Minsan, one click. Pero, yung pinakita sa akin na mayari, yung unang start niya, ay hard start. Puro pitik lang ang nangyayari, pero hindi nag-aandar. Nagkakaroon lang siya, umaandar lang siya kapag binibigyan mo ng gas. So, may napansin ako ditong kakaiba sa parameter. Wala naman siyang trouble code. At itong motor na rin, galing na rin to sa ibang mekaniko. So natry na rin nilang repairin, pero ganun pa rin ang nangyari. So ngayon, try ng may-ari dito sa akin na ipa-repair, baka sakaling dito masolusyonan. Okay, so ito guys yung papakita ko sa parameter nya. Off engine muna natin. Yan. Una, papakita ko sa inyo yung kanyang fault code. Okay, so on natin susian. Yan. Okay. Okay, so nag-blood konti. Yan. So pasok tayo sa engine. Tapos okay lang natin. Okay. Tapos yan. So naka-on yung susian yan. Tapos pupunta tayo sa red fault code. Yan. Tapos on off natin yung susian. Okay, so no trouble code, wala naman siyang error dun sa mga sensor niya. Okay, so sa diagnostic niya guys, ito una niyong mapapansin. Okay lang natin, tapos off on lang natin susian. Yun. So ang problema nito at drive idle. So ang ginawa ng mekaniko para magkaroon ng idle, tinaasan niya yung TPS position sensor. Yan guys, naging 18. Na dapat ang degree niyan ay 16.8 to 17. So iko-correct natin yan guys, then ikakalibrate natin yung TPS. Then sa IEC, erasure niya ay normal naman. So walang problema sa erasure. Sa malfunction niya, mayroon siyang tatlong erasure, kumbaga history. So ayan guys, oh, 13 15 22, so party po yan ng TPS guys. Ayan. So yun lang yung nakikita nating history nya.
Pero sa ngayon hindi mo natin siya i-reset. Kumbaga kakalibrate muna natin yung TPS bago natin i-reset. Okay. So dito naman sa monitoring guys, tingnan nyo maigi. Okay, so okay lang natin yan. Tapos off, on. Yan. Tapos yan guys, sa AC percentage nya, ay dito, sa TPS voltage nya, 0.72 na dapat 0.62 to 0.63. Yan yung karamihan ang nilalagay natin sa Aerox. Then sa TPS angle ay 0.0, tama naman ang degree. Okay. Then sa IEC percentage, dapat, yung lagi kong tinuturo sa vlog ko, dapat 30% pababa. So ito, konting-konti lang siya, 31%. Kapag off-on ko ng susian, dapat 30% pababa yan. Pero pag mataas doon, ibig sabihin, may kailangan tayong i-calibrate dun sa IEC. Okay, off-on. Ayan, so yan yung una kong nakababasa dyan sa IEC. Ito pa isa, kapag pinapaandar guys, tingnan nyo yung magiging reading niya. Yung idle niya, ayan, pasok naman doon sa reading natin. So ito, may nakalagay doon na guide doon sa kanyang upuan, ayan, nandun nakalagay yung kanyang mga parameter. Ano ba yung lalagay nating minor? 1.6, ayan o. Yung degree ng ignition coil, 5%. So itong motor may guide, makikita natin parameter. So tingnan natin yung ignition timing, 5 naman guys. So okay siya. Yung injection duration 2.0, tama naman. Pero yung IEC, tingnan nyo guys, yung nagda-drop. Ayan. Minsan nagsi-7, minsan nagna-9, minsan nagda-10. So kapag ka ang IEC percentage ay bumaba sa 11% pababa, ibig sabihin kailangan mong ayusin yung spring. Yun. Kailangan mo itama yung spring. So ito lang naman naging problema ng motor, nagda-drop, pero minsan okay ang minor. Pagdating sa mga stoplight, minsan pag minor niya namamatay. Ayun. So ngayon gagawin natin dito, bubuksan natin yung pinaka IEC or kalasin ulit natin 'to. Tapos target na natin yung pinaka throttle body doon sa ilalim. Okay? So start na natin yung ating kalasan. Okay, so ito, na-open na natin yung kanyang upuan. Yun, nalinis ang throttle body guys. Oh. Pero, guys, tingnan nyo. Ang luwag ng tunnel yun ng throttle body. Yan, oh. Guys, oh. Ayan, oh. So, isa nating ano yan, bawas points yan. Okay? So, IEC. Guys, nakita mo yung throttle body? Ayan, oh. Oh, kita nyo? Ayan guys, oh. Kaya namamatay. Oh. Unang-una, ayan agad ang ano. Oh. So may idea na tayo guys para dun sa namamatay. Pangalawa, siyempre, ibabalik natin sa tamang adjustment itong screw. Mamaya guys, tingnan niyo maigi kung paano ibabalik sa tamang adjustment 'yan kasi kaya nga nilagyan ng screw 'yan eh. Ayan. Then yung IEC, itatama din natin yung kanyang calibration. Okay guys, so ganda naman ng makina guys, ang linis kasi ang gumawa nito talagang magaling naman talaga ang gumawa ng makina nito guys, to guys, oh. Yan. Okay, so umpisa natin kalasin guys. Okay, okay guys, so ito, nabuksan ko na yung throttle body, malinis yung pinaka-waiting ng IEC valve. Tapos yung IEC, good naman guys yung spring. Nakatama naman ang lapat. Tapos, ayun, tama naman yung ano, yung ikot. Kaso, yun, oh, may sobra na dapat kasi mga isang ikot lang yan eh. Kapag binubuksan kasi ito, dapat isang round lang yan. Yan. So, dalawang round siya. So, kaya nagiging 31. Okay, so mamaya itatama natin yung calibration nito. Then i-fix natin yung throttle body. So ito, binubuksan nyo guys, double check ko kung ano yung baka mayroong pang kakaiba sa loob. Wala naman. So yung itatama lang dito ngayon yung itong screw. Tapos yung TPS, kakalasin ko rin to. Baka naman yung spring dito sa loob ay yung o-ring, baka naman may punit na. Okay,
So, hindi ko na may papakita paano kalasing kasi 1 tayo ngayon eh. Okay. So, kinalas ko na rin yung TPS. Wala naman siyang, wala man ako nakitang ibang kakaiba. Okay naman lahat, guys. Yung butas hindi naman barado, yun oh. Yung o-ring nandiyan din naman yung dalawang o-ring niya. So, ibalik na natin 'to, guys, and calibrate natin yung kanyang IEC tapos tingnan natin yung resulta kung ano yung magiging resulta ng kanyang andar, guys. Okay, guys. So, naibalik na natin yung throttle body, nahigpitan na rin yung kanyang maluwag, tapos chinik up po na rin yung manifold, di ko na pinakita sa video. So, okay naman yung mga o-ring. Okay naman yung TPS o-ring. Tapos yung IEC, so kinalibrate ko siya dun sa yung una kong video, guys, yung bago tong ano, yung Aerox na to. Makikita niyo ko lang ikot ko ginawa yan. So yun din yung ginawa ko diyan, 12 turn din yan. Okay, so sinalpa ko siya na naka-ayos yung spring. Ngayon, ang problema nito. Okay, so ngayon, guys, ikakalibrate natin yung TPS. Ibabalik natin sa tamang adjustment yung TPS. Ito lang yung pang-calibrate ng TPS. Okay? So ito na yung tools natin, nakaabang na. Susit na lang natin. Ayan. So power. So nilagay ko na rin yung battery. Ayan. Tapos okay uli. Tapos ayan na, nakapasok na sa menu. Ayan. So pasok tayo sa sa monitoring. Doon tayo una magkakalibrate. Mas mabilis kasi magkalibrate sa monitoring. Off on lang. Tapos ulit. Off on. Okay. So tingnan nyo, guys, yung TPS bolt. Yan yung ikakalibrate natin. Kanina 0.72 yan. Ngayon gagawin natin siyang 0.62. Ayan, ibababa natin ng 0.62, guys, sa pamamagitan ng pagpihit nyan. So buksan ko muna ilaw. Ayan. So pipihitin natin yung tornilyo na yan pa counterclockwise. So niluwagan ko na yung nut na yon. Luluwagan mo na yon. Tapos habang pinipihit mo yun pa counterclockwise, ayan, tingnan nyo yung voltage. Dapat 0.62 ang matarget natin dyan. Ayan. So, naka-on yung susian. Ayan. 0.68 or 0.62. Ayan. Ayan. Yan na yung gagamitin nating voltage para sa Aerox. Okay. So, pwede ka rin niya mag 0.68. Pero, okay na ito para mas mababa yung voltage. Mas maganda yung sunog ng spark plug, guys. May kinalaman sa sunog ng spark plug dyan. So sa mga sunod ko ng mga training, free online training, tuturo ko yan. Okay? So 0.62 volts na. Ang gagawin natin, after natin na makalibrate na ito, ilalak na natin yung pinaka nut. Okay? So ilalak na natin. Okay, guys. So na-calibrate na natin yan. Ilak na rin natin. Then tingnan nyo yung voltage nya. 0.62. Okay, so naibaba na natin yung kanyang position o yung volts niya mula doon sa 0.72 kayo na. Next natin gagawin dyan, next natin, tingnan natin yung throttle position, map, ayan, angle, 0.0 pa rin. Pero gagawin nyo yan, guys, kahit 0.0 yan, gagawin nyo sa TPS ito. Ito pag-calibrate nyo. Bunutin nyo lang yung TPS. Ayan. Tapos ibalik na naka-on yung power. So ganun yung pagka-calibrate niyan. So okay na natin yung TPS. Okay? So tapos na tayo sa calibration ng TPS. Doon naman tayo sa IEC percentage. So solve natin 'yon. So ngayon ang nakalagay dito ay 37 na dapat ay 30% pababa. Ngayon, pabababain natin 'yan. Ang init ng makina ay 46 pa lang. Papainitin natin yung makina hanggang umabot ng 60 degree to 80 degree. Okay? So, start na natin yung engine. Okay, guys. So, start na natin yung motor. Bigyan mo talang gas. Ayan. Tiyan natin siya mag-analyze yung ECU kung ano yung mga sensor na itama natin. So, mababasa ni ECU yan. Tapos, si ECU na yung bahala mag automatic correct muna ngayon habang pinapainit natin siya ng 60 degree to 80 degree. So mamaya yung history, yung mga binunot natin na yon, i-reset natin yun. Okay, so titignan natin yung IEC ratio to. So tingnan nyo, guys, yung minor, yung pihit ko kanina dun ay 12 turn, kagaya ng nakaraan kong ginawa 12 turn. So ayun na agad yung minor nya.
Okay, hindi pa natin nire-reset yan. So, nakatama na agad yung RPM. Okay, diba? So, painitin na natin siya hanggang umabot ng 80 degree. Okay, so yung degree natin ay umabot ng 80 degree. So, yung minor ay drop ng 1.3. Tapos, pupunta tayo dun sa IEC. Yung IEC ay 31.5. So, medyo mataas. Okay. Pero hindi na siya nagda-drop. Kagaya ng kanina, umaabot siya ng 7 or 9. Kasi na-okay na natin yung throttle body na maluwag tsaka yung IEC. Nakalibrate na natin. So, ngayon gagawin natin dyan, pupunta tayo sa diagnostic. I-reset natin yung mga history at yung IEC kapagalawin natin. Okay? So, punta tayo dun sa diagnostic. Okay, so yan. Enough ko muna yung makina. Pasok tayo dun sa diagnostic. Ayan. Tapos okay natin. Tapos okay lang. Okay. Tapos on. Ayan. Tapos ulit. Off, on. Tapos, tingnan natin yung throttle position. Kanina 18. O, 16 na guys. Diba? So, nakalibrate na natin yung TPS. Next, tingnan natin yung mga sensor. Okay naman yung yan. Tapos battery, tapos yun. Yung history. Okay. So, 13, 15, 22. Yan yung error kanina eh. Na yung una natin binasa. I-reset natin guys. Kapag pinindot ko tong okay at may natira, ibig sabihin kailangan nating i-fix. Pero pag nasiro, ibig sabihin solve na yung error. Okay, so nag-zero, ibig sabihin okay na yung mga sensor na kung may nabunot mo doon kanina. Okay, so next tayo. Pasok tayo sa IEC eraser. Ngayon, nakalagay dyan 01, no need to erase. Pero kailangan nating i-act para yung IEC natin ay malaman natin kung magbabago ba yung percentage niya kapag ka inak natin. Gagawin natin siyang 0. So, click lang natin yung okay. Tuloy-tuloy lang natin hanggang sa mag-0. Ayun. So, nag-0 na. Okay. So, pupunta na tayo dun sa monitoring. Ayun. So, exit na tayo diyan. Pasok tayo sa monitoring. Tapos okay. Tapos okay lang, off on. Off on. Tapos start natin yung motor. Tingnan natin yung reading ng IEC. Ayan. So, guys, ang baba oh. 28 na agad. Kapag in-off on ko siya, off, on. Ayun na siya. Kanina diba 31? So, mababa na siya. Dapat ang reading ay 30% pababa. Okay na. So, start natin. So, mag-i-start sa mababang minor hanggang tataas. Ayan. So, yun. Mababa na yung IEC percentage. Fix na natin yung error ng IEC. Tapos yung minor, yan, mag-okay na rin yan. Babalik na rin sa dati niyang hindi nyo kailangan guys galawin ito. Yan, hindi nyo kailangan galawin yung para dayain nyo yung minor, para magkaroon ng minor kasi drop idle. Ang laging ano niyan, ang calibration nyo, kanalo stock ang makina, yun lang yung calibration natin yan. 0.62 volts saka 00 into throttle position. Guys, pag walang minor or mataas ang minor, sa IEC lang tayo gagalaw. Kasi nandyan yung ibig sabihin ng IEC, idle speed control. So yung kumukontrol ng idle. So dito lang tayo gagalaw guys. Itatama lang natin yung calibration. Gayahin nyo lang yung mga pinapakita kong calibration. Okay? So tingnan natin yung IEC ngayon. Ayan o. So, diba? Mababa na siya. Kapag gino-off on natin yan, off, on, hindi na dapat siya tataas ng 30. Ayun, mababa na siya. Okay, so fix na natin yung error ng motor. Ngayon, siyempre, under observation pa to ng may-ari kung ano magiging resulta, kung anong feedback ng motor na to, kung nasolve na ba talaga yung lagi niyong problema pag tumatakbo ay namamatay. So, hintayin na natin yung feedback nito kung ano yung magiging feedback ng motor. Kapag okay na, edi wow. Ano? Okay, so, sana may nakuha na naman ko yung idea guys about sa Aerox IEC erasure at pagpipix ng minor ng Aerox. Okay, so like, share, and subscribe na lang sa aking channel guys. And bye-bye!